say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ. Jesus Christ. The Son of the living God. The Son of the living God. Is Lord. Is Lord. Over the Philippines. Over the Philippines. Over Asia. Praise the Lord. Good morning, church. Good morning. Amen. Good morning, JL Dubbo family. Praise the Lord. Bagamat tayo po ay mangilan-ilan lamang. Amen. Praise the Lord. But the Lord is so good. Amen. Amen. The Lord is good. All the time. And all the time. Amen. Truly, it is a privilege po na sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen. Sino po na naniniwala, it is a privilege sa kanyang buhay. Amen? Amen. Actually, hindi tayo kailangan ng Panginoon eh. Amen? Hindi tayo kailangan ng Panginoon. But because of His grace and mercy, binigyan niya po tayo ng pagkakataon na siya po isambahin sa Espiritu at katotohanan. Pero kung ayaw po natin, walang mawala sa kanya. Kaya niya, sabi niya, narinig ko po ito noong nag-exhort si Brother Jurek. At nasa Q-Gear po ito, na kung ayaw na, kung paraprinsip po, kung ayaw yung sumamba, gagawa ko ng paraanan. Yung mga bato, hayaan kong sumamba sila sa akin. Amen? Praise the Lord. Ganun po, kapribileyo tayo na sumamba sa Espiritu at katotohanan. Patuloy siyang purihin, patuloy siyang pasalamatan. Amen? Sa kanya po ang kabutihan. Amen? Praise the Lord. So, let's pray na yung mga vacant seats na yan, sabi po ninyo ay mapuno next Sunday. Amen po ba? Amen? Praise the Lord! So, let's continue to pray po ang ating mga kapatiran na sila po ay muli mabigyan ng excitement at this not a desire to fellowship. Amen? Praise the Lord! Napakasarap po ba? Amen? For ilan na? Couple of weeks, our last physical sama-sama po ah. Physical fellowship was the 24th. So, it's been more than a month na hindi po tayo nagkasama-sama. Sino po yung natutuwa na nandibirin to at patuloy na nagpupuri sa ating Diyos? Amen? So, praise the Lord sa tech team. Di ba, hindi nyo po ba nakikita na we are improving? Amen? We are improving by God. Great. So, patuloy po ito mag-i-improve dahil ang ating Diyos ay He's the best God. Amen po. And the Lord will do wonders. Amen. Over time in this ministry. Amen. Praise the Lord. So, this is the church that born from the heart of the Lord. Hindi po ito inorganize ng tao. Itong service na ito, hindi po inorganize ng mga tao, kundi ito po'y inalaw ng Panginoon upang patuloy po tayong makaranas ng kanyang pag-ibig na wagas. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So, ang ating, so meron po tayong slide dyan. So, ang ating tema ngayon, so we are now on the third Sunday of February. So, pakisabi nga po sa ating mga katabi, Happy Hearts Month. Amen. I love you with the love of the Lord. Amen. Praise the Lord. So, ito po yung ating tema. By the way, binabati ko din po pala yung mga ating mga viewers. So, it is a recorded video. So, we are on behalf of JL Dubbo family, kami po yung nagpapasalamat na kayo po ay nakatune in nawa. I pray na kayo din po ay mahipo ng ating Panginoong Jesus. Maranasan niyo po ang wagas ng pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang lagi mo.
So, may nakakalala pa po ba nung last natin, last week? Ano ba? Yun, believing hope. So now, this month is a loving hope. Amen? So, dapat na hindi po natin ito nakakalimutan. Amen? Lalo-lalo na the main text or the main theme is the God's triumphant hope. The hope na nagagaling sa ating Panginoon. The living hope. Because this world is getting wicked and wicked. It is deteriorating. Ito po yung sinabi ng Bible. Amen. So, para sa atin, iba sa atin, parang hindi tayo masyadong aware na this world is getting pasama ng pasama. But it is biblical po. Kapag tayo po naniniwala na sa salita po ng Panginoon, ang mundong ito ay magpupunaw. Amen. But, thank God, we have this living hope na alam po natin na hindi po dito ang katapusan ng ating mga buhay. That we will have an eternal life. Amen? That we will have an eternal hope with our Lord, our Creator. Amen? So, a loving hope. Praise the Lord. So, sabi po dito, praise God, ang ating text is in Corinthians, 1 Corinthians chapter 16, verse 14. Sabi po doon, do everything in love. Sa NIV. Sa TEV naman, do all your work in love. Do all your work in love. And in New King James Version, let all that you do be done in love. Sa ating sariling wika, napaka maganda po ito kasi sa sariling wika po natin ito. At ang lahat ng mga ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pagmamahal. Amen? Ang lahat ng ating ginagawa, sabi ng Panginoon, ay gawin natin ito ng may pagmamahal. Amen? So, ang context po nito, itong passage ay bahagi ng final instructions ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. As shared po, kung naalala niyo po, shared po ito ni Brother John. A brief summary of 1 Corinthians, but talagang naunawaan po natin. Amen po ba? Naunawaan po natin kung ano po yung pinaka main context ng 1 Corinthians. Yung letter ni Paul sa mga taga-Corinto, shared by Brother John last Sunday. Dahil they were struggling po. They were struggling with their environment. They were surrounded by corruption and every conceivable sin that they felt pressured to adopt. So alam nilang they are free. They were free from the bondage of sin. They were free because of the love of the Lord, because of Jesus Christ, but because of their immaturity. So, immature pa po yung kanilang pagiging Kristiyano. That is why they were struggling. They were struggling. So, this letter confronts the Corinthians about their sins and shortcomings. So, one of us is related to this. Amen? We are maturing. Amen? But there's sometimes talagang nanghihina. There's sometimes talaga na tayo po ay naloloko ng kaaway. That's why napakaganda po na lagi natin itong alalahanin. Amen? Lagi po natin itong bulay-bulayan ang mga paalala, mga final instructions ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinthio in 1 Corinthians. So the other instructions po are written in verse 13, kung maalala po natin, as St. Paul wrote. He said, be on guard. Pakisabi sa ating mga katabi, be on guard. Secondly, stand firm in the faith. Pakisabi sa ating mga katabi ulit, stand firm in the faith. Be courageous. And be strong. Amen. But the final or the finale and the most important of all, ito po yung kumbaga, ito po yung magsasum up, ito po yung magbabind sa 1, 2, 3, apat na instructions ni Apostle Paul na we need to work with love or in love. Amen? In love. Kailangan yung ating mga ginagawa ay merong pagmamahal. Saan po yung nagagaling yung pagmamahal? Sa ating mga sarili? Hindi po. Kailangan magagaling po yun sa ating Panginoon. Kasi kapag kayong manangan po tayo sa ating sariling karenan, manangan po tayo sa ating sariling pagmamahal, nako, mabibigo po tayo. Mabilis po tayong mawala ng pag-asa.
mabilis po tayong maasar, mabilis po tayong manghihina. Pero kapag ang pag-ibig ng Diyos ay tumadaloy sa ating mga puso through our brothers and sisters in Christ, while we are working, while we're doing the works of the Lord, naku, napakasarap po. Amen? Tama po ba? Napakasarap po maglingkod sa ating Panginoon. Amen po? If we are filled with love. Amen? But this love should be continuously flow into our hearts, into our minds, so that we will be sustained sa ating paglingkod sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. So, nakalimutan ko po manalangin. Praise the Lord. Let's close our eyes for a moment. Hallelujah. We bless you. We honor. Let's continue to acknowledge the holy presence of the Lord. Salamat, Panginoon, sa umagang pong ito, Panginoon. At muli, nabigyan niyo po kami ng pagkakataon, Panginoon, Lord, na magsama-sama. At Lord, to hear your words, to meditate your words, and to study your words. Lord God, Lord, we acknowledge that apart from you, we can do nothing. Holy Spirit, be the center of it all. Holy Spirit, be the organizer, be the director. Lord, gamitin niyo po lamang ako, Panginoon, bilang instrumento po ninyo. At kayo po maging guro sa kalagitnaan. Ano bang po mga salita, Panginoon, na hindi ka nais-nais, huwag niyo po kayaan ito lumabas sa aking bibig. At Lord, patuloy lamang kayo manual ati, madakila at mapasalamatan. Ito po ang aming sapagdalangin in Jesus' name. Amen, amen. So before I go to my main topic po, let's define po ang love. Let's define love. What is love? Love is, sabi na nga ng mundo, lahi. Binulag ng mundo, binulag agad yung ano, binulag agad yung pag-ibig. So definition po, as I read from Merriam-Webster po, is a strong affection, meaning yung care, yung passion, yung desire. So, attachment or devotion to a person. So, hindi lamang sa person, pwede rin sa bagay. Diba? Pwede po natin mahalin isang bagay, isang lugar. Naalala ko lang po yung dumaan kami doon sa kabilang part ng Blue Mountains, sa Richmond, papuntang Richmond. Diba? Laging nahiyaw si, ano eh, si Sister Arnie sa sobrang galak na galak siya sa tanawin. Talagang nakakapananggal ng hininga. Amen? Ang tawag doon? Na-overwhelm po ang ating sisters sa kagandahan po ng nilikha ng ating Panginoon. Sa animal din, pwede nating mahalin din ang mga animals. So, attraction is based on sexual desires. Affection and tenderness felt by lovers. So, ito po yung natural na nangyayari sa isang opposite sex. Ngayon po, na magmahalan. Lalo na sila yung lubusan umiibig. Pero, syempre, kailangan tama po yung kanilang pagmamahal at pag-iibigan. Unang-una sa mata po ng Panginoon. Secondly, in the eyes of the Lord. Amen? So, because we know that love or sexual desire outside marriage is wrong. It is sin to the eyes of the Lord. So, at kapag naisip, ito po, isa pong reminder at warning po ito, nilagay po ng Lord sa puso ko. Kapag naisip po na, naisip po natin na nai-love tayo sa isang tao in our opposite sex, especially kapag same sex, and you are married, it is very wrong. Amen? Ito po yung warning ng Panginoon na it is not love. Ano po yun? It is lust. So, magkaiba po yung love tsaka lust. So, masamang pagnanasa na ang nagahari sa ating puso at isipan. Lalo na po kapag, yun nga, sabi ko, kapag na-involve pa tayo sa ating kaparehas na kasarian, it is very displeasing sa mata po ng ating Panginoon. So, now I would like to share the different kinds of love. So, based po sa pag-aaral ni Dick Mills, so a great man of God. So, ito po, nakalagay po ito sa ating 13 Bible Basic Seminars. Kung meron na pong nakatagal po dito sa kanilang life group, wala pa po. Amen. So, I think ito, nasa ano po ito, nasa pinakahuling part o pinakahuling session ng 13 Basic Bible Seminars. So, different kinds of love. Amen. Number one, Eros. Okay, sabi po, Eros.
So this is sexual love, so or physical love. So it is the mutual desire between a man and a woman. Amen. We call it eros. Secondly, storge or storge in Greek words. So ito po yung mga words na ito in Greek words. So storge, I believe storge, itong kapag binanggit mo ito sa Greek word. This is mutual love between family members, such as the love of parents toward their offspring. So itong storge na ito, yung pagmamahal within the family, within the realm, within the family. Brother, sister, to parent, to his or her offspring or their children. Thirdly po, phileo. Paksabi po, phileo. So this is the love of friendship. The love of friendship. Kapag this is friendship, diba? Yung tawagin mo, friendship, diba? That's phileo, what we call, amen? Phileo. This is the love of friendship. It is the affection we feel for other people in a friendly relationship. And lastly, but not the least, agape love. So I think marami po sa atin dito na pamilyar sa word na ito, agape love. This is a divine love. It is the constant, everlasting love that can be bestowed by God alone. Amen? So this kind of love cannot be experienced from a person like one of us. So hindi po natin itong pagmamahal na ito, itong klaseng pagmamahal na ito, hindi po natin ito makikita o mararanasan sa ating mga kapwa-tao. We can only be found from the living God alone. The one who created us, because God is the creator of this divine love. And the main point is, God is love himself. Amen? That's what the Bible explain. That God is love himself. Amen? Praise the Lord. So in other words, for us, believer of Jesus Christ, the definition of love is more than just sexual desire. It is more than just a strong affection to others. Love is an attribute of God. It is His nature. Ito po yung nature ng ating Panginoon. Amen? No matter who you are, whatever your circumstances you are facing, ano man pong estado mo, mayaman ka man, mahirap ka man, anong kasarian mo man, God loves you. Amen? Hindi po siya namimili. Amen? And it is His nature. Amen? It is His nature. Praise the Lord. Because of His love, He created us so that He can show His compassion and faithfulness to everyone. Kaya lang, nakalungkot, ang kanyang mga nilikha po ay naging disobedient, naging rebellious, simula po nung kay Lucifer. I believe, ito po, naging rema lamang po sa akin habang ginagawa ko po ito. Amen. Alam po natin na ang ating Panginoon ay mahabagin. Tama po ba? Siya po ay punong-puno ng habag at awa. Amen po. Nagkaroon lang po ng realization na sa part ni Lucifer, I believe na siya po ay binigyan ng maraming pagkakataon ng ating Panginoon upang magbago, upang bumalik sa Kanya. Ngunit, sinabi ng Bible na sa sobrang tigas ng kanyang puso ay hindi na siya nakabalik. Kumbaga siya mismo ang gumawa ng paparaanan para hindi na siya magkaroon ng tamang relasyon muli sa ating Panginoon. Amen? Wala. Praise the Lord. So hanggang sa pagkakasala ni Eva na lang. Pero sa kapila po ng mga pangyayari, ang Diyos ay hindi nagbago. Amen po ba? Ang Diyos ay hindi nagbago at hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan, magpakailanman. Amen? That's why, because of God's love,
He demonstrated His own love and toward us. In that while, ito, napakasarap pong namin natin. Ulitin ko po. That is why God of God's love, He demonstrated His own love toward us. In that, while we were still sinners po. Habang nung panahon na tayo po'y patuloy na nagkakasala, Christ died for us. Christ died for us. May tatawag po ba natin yun ng pag-ibig? Amen. That is great love. Amen. That is great love. Dahil tayo po ay patungo nga, as I've said kanina, we are going to the pit of hell. But because of His great mercy, of His unfailing love, of His faithfulness, ang bawat sa atin ay binigyan ng pagkakataon na magkaroon muli ng tamang koneksyon through His Son, Jesus Christ. And this next verse, for God so loved the world. For God so loved the world. Even this world is getting very wicked. Walang pakundangan sa paggawa ng mga kasalanan. Still, He gave His one and only Son, Jesus Christ. Amen. And that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. And John chapter 3, verse 16. The main context, the pinaka-central context of the Bible. Amen? Kapisado po ba natin ito? Amen po? At ito po ba yung nasa puso po natin? Huwag na huwag po natin hayaan na mawala po ito. Huwag na huwag po natin hayaan na maago po ito ng kaaway sa ating mga puso. Amen? Praise the Lord. Parang pakapumulihan ng Panginoon. Praise God, hallelujah. So let us move forward po. How does the Bible define love? So ito po, napasadaan na po ito ni Brother John, pero napakasarap pong i-remind. Tama ba? Napakaganda pong i-remind sa bawat sa atin what is love is. The true meaning of love. So mababasa po natin ito in 1 Corinthians chapter 13. So truthful. So love is truthful. Love is truthful. It rejoices in the truth. Sustaining. It is sustaining. So, sino po nakakalala ng 4 points ni Brother John last Sunday? Amen? Amen. Sige. Kamaya magtatanong si Brother John. Kamaya magkatapos ng service. Praise the Lord. Amen? Amen? Mayroon pa jacket si Lord. Pagka mayroon nakakuha ng apat na yon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. So, love is truthful. Sustaining, it bears all things. It is trusting. Amen? Sometimes, minsan nawawalan tayo ng gana na magtiwala sa ating mga kapwa. Dahil sometimes may mga factors bakit na pumababa yung ating tiwala. But first, this is a reminder ng sa ating Lord, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. At kapag tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, kaya natin pagkatiwalaan ang ating mga kapatid. Amen? Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. He is hopeful. Love is hopeful. It hopes all things. So, kaya ito po yung pinaka-main theme ng buong taon na ito. Amen? Hope. Enduring. It endures. Love endures. Amen? Praise the Lord. Sometimes talagang nasusubok ako dito kung kanilang yung gano kalalim, kung gano kalhaba ng aking endurance sa ating. But because of the grace and mercy of the Lord, amen, ay talagang nakakapag-endure pa rin. Love is successful. Amen? Love is successful. Sabi po lang, 1 Corinthians chapter 13, verse 13. These three remains, faith, hope, and love. But the greatest of it, of things, amen, is love. Amen. Laging love wins, kumbaga. Love wins. Victorious. Why we are victorious? Because of the love of the Lord. And then, ito po, What love is not? Love is not envious. Envious. Love does not envy. Ito, maingitin. Tama ba? Maingitin. Love is not boastful. Di po, love is not mayabang. Love is not proud. Love is not conceited.
Love is not puff up. Parang same thing din yan. Love is not rude. Love is not selfish. Love is not irritable. Yung love is not easily provoked. Love is not censorious. Love thinks no evil. Amen? So, kapag tayo po ay nakakapag-isip ng masama sa ating kapwa, hindi po yun galing sa Panginoon. Galing po yun sa kaaway. Review po natin yun. At po, panalangin po natin na tayo po ay punuin ng pag-ibig ng ating Panginoon sa ating mga kapwa. And then, lastly but not least, love is not sin-loving. Amen? Hindi po tayo na nalulugod sa mga kasalanan. Hindi po tayo nagiging nag-i-enjoy sa kasalanan. Amen? Kapag nag-i-enjoy po tayo sa kasalanan, naku, iba na po yan. Amen? Praise the Lord. So, ito na po. Dito na po tayo sa main text po natin o sa main type, main message na aking i-share po from the Lord, from God. So, the need to experience this loving hope. So, kailangan po natin ma-experience yung loving hope na ito every moment of our lives. Amen. Paano? Meron po ba, no? Meron po tayong suggestion? Paano natin sabihin sa Tagalog? Loving hope. Pagmamahal ng pag-asa. O punong-puno ng pagmamahal ng pag-asa. Amen? Napaka-tricky. Loving hope. But very interesting. Amen? So, ang ating main text po, dito po tayo magbubulay. Dito po tayo mag-iigot sa Psalms chapter 63. Psalms chapter 63. Kung meron po kayong mga Bible, paki-open po yung ating mga Bible in Psalm chapter 63. So, ang pinaka-main, pinaka-context po nito is, si, ang nagsulat po nito is si Haring David. Yung nagsulat po nito si Haring David. So, yung pinaka-context po nito ay si Haring David ay was fleeing to his son Absalom. Ang kanyang anak na si Absalom ay naging rebellious. Nagrebelde sa kanyang ama. Gusto niyang maging hari din. Amen. So because then si Haring David dahil mahal niya ang kanyang anak, dahil kanyang anak ay syempre kadugo. So siya po ay hindi po siya naging wild sa kanyang anak, kundi pagkos siya po ay umiwas sa kanyang anak para hindi na magkagulo. Pero yun po, bali talagang nag-rebelde nga po ang kanyang anak na si Absalom. So why we need to experience this loving hope? Una po, it is the answer to the longing for satisfaction. It is the answer to the longing for satisfaction. So, ano po ba yung nakapag-satisfy sa atin? Is money satisfying us? Is our family satisfies us? Pag nag-holiday, is it satisfies us? Yes, nakapag-relax po. Nakapag-relax yung ano. Don't get me wrong. Amen? Don't get me wrong po na yung holidays nakapag-relax po sa atin. But, you know, it is temporary. Tama po ba? It is only temporary. Amen? But, the love of God, the loving hope of God is a satisfying moment. Amen? This is the only one that can satisfy us. Amen? Not only here on earth, but also in our eternal life. Ito po ang sagot ng ating pangailangan, pananabik at pagnanais. Amen po? Yung pagmamahal ng ating Panginoon. In Psalm 37 verse 4, sabi po doon, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Sabi po ng Diyos dito, kapag siya ay nilugod sa atin, natutuwa sa ating mga ginagawa, ibibigay niya ang mga ninanais ng ating mga puso. Amen po ba? Ibibigay po ng ating Diyos ang ating mga naisin kung siya po ay nalulugod sa ating
mga ginagawa. Dahil kapag tama tayo sa mga mata ng Panginoon, amen? So, the Lord is just. Tama po ba? The Lord is just. Kung ano po ang ating tinatanim, yun po din ang ating aanihin. Amen po? Kung tayo po ay nagiging kaluguran sa ating Panginoon, tama rin ang ating nilalaman ng ating mga puso. Amen po ba? Kapag tama ang nilalaman ng ating puso, sigurado pong magbibigyan ng papuri. Amen? Kapag tama po yung ating puso, sigurado mabibigyan po natin ng papuri, mabibigyan po natin ng pasasalamat ang ating Diyos na buhay. Amen? And then, at makakasigurado po tayo ang kaligayahan at pagmamahal ng Diyos ay puro, totoo, at meron tayong garantiya na hindi niya tayo bibiguin. Amen? He will give the desires of your of our heart. What is our prayer? If it is aligned in the word of the Lord, if our plans is aligned through to His plan, the Lord will go with us. Sasamahan niya po tayo sa ating lakbayin. Amen? So, church, question po, what is the desire of your heart right now? So, ano po yung dinidesire ng ating mga puso ngayon? Is it God glorifying? Is it giving Him the honor, the praise that He deserves? Only God knows. Amen po. Alam po, ang Lord lamang at ikaw ang nakakaalam nito. Amen? Sabi nga in Psalms 63 verse 5, "You satisfy me more than the richest feast. I will praise you with songs of joy." Sabi ni Hari David. Amen. Balik po tayo doon. Sabi niya po sa verse 3, "Your unfailing love is better than life itself. How I praise you." Ito pong mga katagang sinabi ni Haring David, na ang buhay na ito, ang pag-ibig ng Diyos ay mas mahalaga pa sa buhay. It doesn't mean na wala nang saysay ang mga buhay natin. Pero what we are doing in this life, amen? Is it God glorifying po ba? Is it God honoring po ba? Nabibigyan po ba natin ng priority ang ating Panginoon? Amen? Kaya ganun na lamang po ang sinabi ni Haring David. Amen? Ng buhay na ito, ang pag-ibig ng Diyos ay mas higit pa sa buhay na ito. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin sa Panginoon. We are to remain hopeful. Keep our faith and peace and trust God's way and God's plan as we desperately long to experience God's loving presence and to be satisfied by Him. So kailangan po natin itong laging naisin. Amen? Na masatisfy tayo, hindi ng mundong ito, kundi masatisfy po tayo ng pag-ibig ng Diyos. Masatisfy po tayo ng banal na presensya ng Panginoon. Amen? That's why, very important po yung devotion. Amen? Bigyan po natin ng halaga. Bigyan po natin ng oras na makaniig po natin. Amen? Hindi po tayo nagmamadali. Kailangan po natin mabigyan ng tamang oras ang ating Panginoon. We need to, ano sabi doon? We need to make time. Hindi yung, kumbaga parang tira-tira na lamang. Amen? Praise God. Palapang po natin, Panginoon, muli. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Are you still alive? Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Amen. The need to experience of this loving of. Why? Because it affects and transforms our reality. It affects and transforms our reality. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakaka-apekto, nagbabago ng ating pananaw sa buhay na ito. Amen? Tama po ba? Amen. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakaka-apekto, nagbabago ng ating pananaw sa ating sa buhay na ito. Akala natin ito ang realidad sa some people na akala nila ito na yung pinaka-realidad. Ito na yung the beginning and the end. Wala na. But in God's love,
mayroon pang napakalaking pag-asa. Amen. Napakagandang pag-asa sa ating Panginoon. Amen. Para bang wala nang pag-asa na magbago. For example, wala nang magbago yung sitwasyon sa kapaligiran. I-insert ko naman po. For example, sa Pilipinas, mag-election na. Amen. So, in our mindset, in the previous, parang for how many administrations na ganun na lamang ang nangyayari. Parang nawawalan tayo ng pag-asa. Parang iniisip natin na wala na. Ganun pa rin yan kung ano mangyayari. But, praise the Lord dahil alam po natin na mayroong pag-asa sa ating Panginoon. Patuloy po natin ipanalangin. Amen. Patuloy po tayo manalangin sa ating Diyos na buhay na kaya niya pong baguhin, hallelujah, ang takbo ng bansang Pilipinas. Amen. Kaya niyang paunlarin ang bansang Pilipinas. Amen. Kaya niya pong baguhin ang direksyon ng bansang Pilipinas. Amen po. Next example po na yung mga pagbabago na wala yung sa relationship. Amen. Parang wala nagbabago sa, for example, sa mag-asawa, parang wala nagbabago sa aming relasyon. Sa anak ko, parang hindi na, parang lalong lumalala pa yata yung aking relationship sa aking mga anak. Amen. Pero mayroon po pag-asa. We need to experience this loving hope. And it will affect and transform the reality, our reality. Amen po. Let's continue to trust unto Him. Amen. Babaguhin niya ang mga aganapan in favor of His people. Amen. Babaguhin niya. Kapag tayo po ay kalimuran sa ating Panginoon, hindi niya po tayo pababayaan ni iiwan man. Just as David said in Psalm 63 verse 4, I will praise you as long as I live, lifting up my hands to you in prayer. Si Haring David, hinahabol ang anak niya. Gusto siyang patayin. But in the midst of trouble, David chose to praise God in prayer and worship Him in truth because he knew that his God can change his circumstances. At alam po natin ang storya. Amen po. Na hindi nga po talaga nagtatakumpay ang kasamaan. Amen po ba? Tayo po, kapag tayo pinakaranas ng mga kapigatian, hindi ko po alam kung ano po yung sitwasyon ng ating mga puso right now, ating mga kondisyon, circumstances, sitwasyon. But the Lord is ever faithful. Amen. The Lord is ever faithful. Kaya niya pong baguhin ang ating mga circumstances, ang ating kondisyon, ng ating pamumuhay. Amen. So the Lord is asking you right now, ikaw pa ay nakakaranas ng kabigatan, kagulumihanan. Are you struggling in your Christian walk? Amen. Are we struggling in our Christian walk? Let us have faith. Amen, church. Let us have faith. Faith, church. Let us have faith to God because His hope does not disappoint us. His hope does not disappoint us because God's love has been poured out into our hearts by the Holy Spirit. Amen. Nung na-receive po natin siya, nakilala po natin siya, ni-receive po natin ang kanyang banal na presensya sa ating buhay. The Holy Spirit fill us. Amen. Fill us by His love. Amen. In Galatians, tama ba? Yung the fruit of the Holy Spirit, sa Galatians po ba yun? Amen. So, unang-una po doon yung pagmamahal. Amen. The greatest of all, ang pagmamahal ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. So, whatever happens to your life, choose to praise and worship the living God. Amen, church. Whatever happens, ano man pong kakarapin po natin, let's choose to worship Him. Let's choose to glorify Him. Let's choose to exalt His name. Amen po. Dahil sa ating Diyos, amen, you are in good hands. Amen. We are in good hands kapag ang Diyos ang nakahawak sa atin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. His love restores our hope and gives us the strength to overcome and go on. It changes our perspective and provides
guidance, clarity, and wisdom. Amen. Kung tayo po ay nagugulumihanan, tayo po naguguluhan. Let's ask for God's guidance, clarity, and wisdom. Sabi ng Bible, hindi po madamot. Kung ano po yung hihingi natin, ibibigay po ng ating Panginoon. Amen? So, bibigyan tayo ng Diyos ng kakailanganin natin sa gitna ng pagsubok. Yung tipong nahulog ka na, nahulog na tayo sa pit, at feeling natin na hindi na po tayo makaahon. But church, I'm telling you, this is the forte, or this is the specialty of the Lord. That man's extremity is God's opportunity. Pagkiti po natin, if you have an extremity, man's extremity, it is God's opportunity. Kung kayo po ay nakaranas ng pagsubok, kung kayo po ay nakaranas ng trials in life, it is the opportunity of the Lord to show His power. Amen? To show His loving hope. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ng mga extreme, mga circumstance natin, gustong-gusto po ito ng Panginoon. Amen? Upang makita natin ang Kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Here's another church. Here's another true church. Huwag po natin itong hayaan na maagaw ng kaaway. That God defines us. God's love defines us. God's love defines us. Hindi po tayo dinidefine ng mundo nito. Hindi po tayo dinidefine ng mga tao or their opinions. Amen po? We are loved by the Creator. Ano man po tayo? We are loved by the Creator. And you and I are precious in His sight. Amen? You and I are precious in His sight. Amen? Palakpakan po muli ng ating Panginoon. Hallelujah. Bless your name, Lord. Hallelujah. Third po, why we need to experience this loving hope? Because it transcends life and sorrows. It transcends life and sorrows. So nilalampasan niya po ito at hinihigitan ng pag-ibig ng Diyos ang mga kalungkutan natin sa buhay. So sa ating buhay kay Kristo, naging kakampal na. Ito po, medyo kailangan po nating maunawaan ito. Na akala natin before, ako din, akala ko din before, na kapag naging kaisa na ako kay Kristo, magkaroon ako ng tamang relationship. Kasi yun po yung lagi ko na naririnig eh. Sa mga preaching before, love the Lord, He will bless you. He will guide you. He will protect you. Yun yung mga katagang naririnig natin kapag tayo po yung mga bagong Kristiyano. Tama po ba? Eh, tama po ba? Yun po yung lagi natin naririnig. Pero the reality is, yes, nandun po yun. But the reality is, also, kakambal din natin ang mga pagsubok. Tama po ba? Kakambal po natin ang mga pagsubok. Amen? Ito po ay magiging normal na yung mga pagsubok, trials, and testing. Why? Because the Lord allows this para tayo po ay mag-grow. Tayo po ay mag-grow in our faith, and also the Lord allows this para magpatuloy po tayong maging dependent. Patuloy tayong humawa sa Kanya. Amen? Sabi nga doon na in John 16 verse 33, sinabi niya sa Kanya mga disipulo na take heart, para praising po. Take heart. In this world, you will experience tribulations. You will experience troubles. You will experience suffering. Amen? But sabi nga Panginoon, take heart. I already overcome the world. I already overcome the world. Amen? The Lord will fight for us. Amen? The Lord will be with us kapag tayo po ay nakakaranas
ng mga pagsunod na ito. And the peace of the Lord that surpasses all understanding will be with us. Amen po. Napakasarap po nun kapag ang kapayapaan ng Panginoon, amen, ay nasa atin. In the midst of troubles, in the midst of trials, in the midst of sufferings, ay parang tayong mga agila. Amen? Na sumusuong. Ito po yung isang karakteristik ng isang agila. Hindi po nila iniiwasan ang mga bagyo. But instead, sinusuong nila yung bagyo at hinihitan pa nila, tumataas pa sila sa bagyo. And then, siyempre, alam po natin, kapag kaya nasa taas ng bagyo, andun na yung kapayapaan. Andun na yung katiwasayan. Ganun po tayo. Dapat, lagi po tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. Kapag tayo po nagtitiwala sa ating Panginoon, bibigyan niya po tayo ng kapayapaan upang malagpasan po natin, amen, ang mga pagsubok sa buhay. Amen? Praise the Lord! Hallelujah! Sabi nga, hindi niya tayo pababayaan ni iiwan man. Hindi palagi, sabi to, hindi po palagi maganda ang sikat ng araw sa atin. Amen? Minsan takulimlim. Minsan may bagyo. Sino po dito nakaranas ng bagyo? Bagyo ng buhay. Amen? Anong signal po ito? Pakitignan nga po ang ating mga kapag eh. Nakangiti lang po yan, pero nakaranas ng bagyan. Pero nakangiti pa rin. Amen? Because of God's great love. Amen? Because of God's guidance. Amen? Praise the Lord. So, hindi po araw-araw maganda ang sikat ng araw sa amin. Amen? So, if we remember po ang Ecclesiastes chapter 3. Ito po, isinulat po ni Haring Solomon at itinala niya po ang iba't ibang seasons of life. Amen? There's time to mourn, there's time to joy, and etc. Iba't ibang yugto, iba't ibang panahon ng ating buhay. Ito po ang realidad sa mundong ito. That this world is changing. That this world is varying. But remember, church, amen, praise the Lord, hallelujah, sa bawat panahon ng ating buhay, sa bawat yugto ng ating buhay, the Lord that we are serving right now is an immutable God. Pakisama sa ating mga katabi, the Lord is an immutable God. He does not change. Amen? He does not change yesterday, today, and forever. So that is why, kaya ganun na naman po tayo, kung tayo po'y lubusan na lang ng palataya sa ating Panginoon, that we will have the fully trust in Him. We will have a full trust in Him, full dependence in Him, full submission in His loving hope. Amen? So this world will pass away, but His words, meaning His grace and mercy, His love, will never pass away. Amen? Praise the Lord. In Psalm 63, verse 7, in New King James Version po, because you have been my help, therefore, in the shadow of your wings, I will rejoice. Amen? Because you have been my help, therefore, in the shadow of your wings, I will rejoice. Ganoon na lamang po yung confidence ni Haring David. In spite of the troubles in his life, in spite of trials, testing of his faith in his life, sinabi niya pa rin, na I will rejoice. I will magpapakubkub ako. Ito po yung kagandahan kay Haring David. Bakit siya tinawag a man after God's own heart. Amen? Dahil siya po, sinisiksik niya po yung kanyang sarili. Sinisiksik niya po yung kanyang sarili sa Panginoon. Kaya ganun na lamang po binansagan siya ng Panginoon. Na siya po ang tao na napakamalapit sa kanyang sa puso ng Diyos. Even though na siya po ay nagdasala, but after that, he repented genuinely. And then after that, talagang naging tapat na po siya, naging obedient na po siya sa ating Panginoon. Ganun din po tayo dapat, mga kapatid. Kailangan patuloy po tayong magpakubkob. Patuloy po tayong magsumiksik. Isiksik po natin ang ating sarili sa ating Diyos na buhay. Huwag po natin hayaan na malayo po tayo sa ating Diyos
ng buhay. Amen? It reassures our hope of God's mighty protective and preservation power, keeping us and preserving our souls and inner beings. Amen? It transcends life and sorrow. It transcends life and sorrow. So, ano niyo po ito? Malalampasan po natin ang mga pagsubok sa buhay dahil sa pag-awa ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. And lastly, but not the least po, it is the power that conquers and subdues everything. It is the power that conquers and subdues everything. Ito po ang kapangyarihan. Ito ang kapangyarihan pasabuin o patagumpayan ang lahat ng bagay sa mundong ito. Amen. Because of God's great love. In Psalms chapter 63 verse 8, my soul follows close behind you. Your right hand upholds me. Amen. Tayo po ay bubuhatin ng ating Panginoon. Tayo po ay iaahon ng ating Panginoon. Amen. Hindi niya po tayo hahayaan na lugmok. Amen. Ito po ang pangako ng ating Panginoon. Nothing in the world has the power to separate us from the love of God, which He displays in Christ Jesus. Wala anuman po na makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So this loving hope rescues us from anything that separates us from God. Tama po tayo sa Panginoon. Tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi po tayo gumagawa ng ikakagalit ng Panginoon. Walang anuman ang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng ating Panginoon. Sabi niya in Romans chapter 8 verse 35, New Living Translation po. Can anything ever separate us from Christ? Can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity, or are we persecuted or hungry or destitute or in danger or threatened with death? Sinasabi po dito ni Apostol Pablo na meron bang makapag-separate sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Even though tayo ba kahit na nakaranas ng mga pagsubok, nakaranas ng kasagatan, nakaranas ng persecution, masasabi po ba natin yun na hindi na tayo mahal ng Panginoon? Sabi ni Apostol Pablo, no. Kahit na po tayo nakaranas ng mga ganyang pagsubok, mahal na mahal po tayo ng ating Diyos sa buhay. In verse 37-39, sabi niya, no! Despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ, through our Christ. Ibang translation po, we are more than conquerors. We are more than conquerors through our Christ Jesus who loved us. And I'm convinced, ito po, napaka talagang tinultukan ni Apostol Pablo. And I'm convinced that nothing can ever separate us from God's love. Alam po natin, kung naalala ko lamang po yung 2 Corinthians chapter 4, beginning verse 8, sabi niya po doon talagang paraphrasing na talagang pagsubok, talagang naranasan niya kahit mga iba't-ibang pagsubok when he was sharing, when he was preaching the word of the Lord sa iba't ibang lugar. Naranasan niya po yung iba't ibang pagsubok. But, sabi niya po dito, hindi po niya na he is convinced that nothing can ever separate us from God's love. Nothing can ever separate him from the love of the Lord. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, nor our worries about tomorrow. Not even the power of hell can separate us from God's love. Even the power of hell. Wala po yun. Tinalo na po ng ating Panginoong Jesus yun. No power in the sky above
or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Napakasarap ba ang papakinggan niyo? Amen? Church, amen. Hallelujah. Sabihin natin sa ating mga katabi, mahal na mahal ka na ating Panginoong Jesus. Amen. Huwag pa lang bibitaw. Amen. Grabe pong magtiyaga ang ating Panginoon sa atin. Amen po ba? Grabe pong magtiyaga sa ating Panginoon. Sometimes, nagkakasala pa rin tayo. Sometimes, nagkukulang pa rin tayo. Pero, napaka lalim po ng ano ng pag-ibig ng Panginoon. Ephesians chapter 3 verse 18. Sabi doon na hindi natin makomprehend ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi natin maarok ng ating limitadong isipan. How high, how deep, how low ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. So in my final statement po this morning, praise the Lord. Hallelujah. So let's continue po, church, to naranasan po natin na lagi po nating maranasan ang pag-ibig ng Diyos. When we choose to turn to His love, church, remember to acknowledge it, focus on it, and lean on it by faith, then His love is freely working in us. The outcome is full of satisfaction, renewed strength, hope, joy, and peace, as well as transformed heart and life. Amen po ba? Praise the Lord. Amen. Because love of God is sweeter. Love of God is better. The love of God is larger, more precious, more desirable, more valuable, and greater than life. As King David said. So church, tuloy po tayong ating asamin. Patuloy po nating hanapin. Amen? Huwag po tayo habol ng habol sa mundong ito. Bagkus habulin po natin ang Diyos. Amen? Kapag hinabol po natin ang Diyos, sabi niya in Matthew chapter 6 verse 33, ibibigay niya po ang ating pangailangan. Amen? Ibibigay niya po ang ating pangailangan. Magtiwala lamang po tayo sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen? Praise God. And once we have believed and experienced this loving hope, we respond naturally by praising Him, by worshiping Him in spirit and in truth. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Sa pupong palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen? Let's continue to cling to God's loving hope. The hope that will never end. The hope that will never perish. Amen po. Praise the Lord. And before po ako manalangin, I will just share a video clip. So, ito po ay Ito po ay yung una kong napanood nung nag-EGR po ako. Hindi po. Bali, one of the Sunday service in the Philippines. Amen po. So, pinaalala po sa akin ng Panginoon yung video na ito. And then, naisip ko na maganda po, maganda ito na ipa-play sa EGR sa in April 8 to 10. So magkakaroon po tayo ng EGR. Ate John, sama po kayo ha? April 8 to 10. Amen? So, especially 9 to 10. So, yun yung kinaka-highlight na ano. Pero kung makasama ka sa 8, praise the Lord, praise the Lord. Amen. So, tayo po'y mag-invite ng ating mga kaibigan upang maranasan po nila ang pag-ibig ng Diyos. Amen po. So, yun po. Bali, pero ni-remind po ako ng Diyos na i-play mo yan. I-play mo yan sa Sunday. Gusto kong malaman ng aking mga anak kung gaano ko sila kamahal. Kung gaano ko sila iniibig. Kung gaano ko sila kinikare. Amen po. So dito po, it is an illustration of how the Lord is very loving sa bawat isa sa atin. Kung may mga nakapanood na po itong video na ito, I pray na ito po yung maging reminder po sa atin ng pag-ibig ng ating Diyos na buhay. Amen. Can we close the lights, please?
Thank you. There was a bolt coming in the heart. Timing is very essential. I'll go ahead and give you the key. The key is this. There's always a light. Everybody say light. Say it again. One more time. There's a light that the train conductor needs to see. If that light is green, he can go. If it's red, he must stop. You see, God has given us road signs in our life that we must read. Light that tells us to go and lines that tell us to stop. Whether we read those and believe them or not is up to us. That's why some of you have fallen and you cannot get up. But tonight, that's why I'm here. The boat needed to come through, so he called. The man said, okay, I got time. It's a long time before the train should come. So he pulls the lever, as you just saw, and the big, big, huge stone steel bridge, the gears started turning. They started cranking the steam. All of a sudden, gears are moving, and that big, huge bridge is just starting to go up. As it rises higher and higher, he has to watch and make sure everything's set. Everything's good. Everything's fine. As he looks out the window, he can see everything, but the dad, being a good dad, keeps one eye on his work, but the other eye on his baby. One eye on the world, but the other eye on his children. You think God doesn't know where you are? He keeps one eye on his world and one eye on his child. No matter what you've done or where you've been, there's one eye on the world, but the other eye is on you. He's watched you and he's touched you. Even though your training is coming down the track, he understands that. And even though sometimes, I don't know, let me get ahead of myself. See the red light? He didn't see it. So many times you don't see the red light. See, to just say, the train was early. The boy can hear and see the steam. And he looks and says, Daddy, the train. Daddy, Daddy, the train's early. Daddy, you got a daddy. Hey, Daddy, 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 the train. Daddy, the train's coming. But the dad was looking at the gears, making sure he had enough oil, making sure there was enough steam to get the bridge back down for the train. And then the boy knew one thing. Now listen, the boy knew that his dad one time showed him where the trigger was. It was a red lever. If he pulls it, the train bridge would collapse down fast, and the train would be able to come across. All the boy knew was there were people on that train. There were people that needed to be saved. There were people that had something up just with their friends having a good time. Like, everything's fine. They did not know that the bridge was up. They did not know what was coming. They're just living their life like you and me, just going down the road, just doing the whole thing, doing the whole thing. And the dad all of a sudden hears the train coming. He looks and he says, oh, my son. He looks down and his boy's gone. He says, oh, my God, where's my son? Where's my son? He got to be and he looks back just in time to see his son trying to save him. To pull that lever. He reaches in the corner and the boy pulls too far and he falls in the hole. Now it's on the father. And God the Father, did you hear me? God the Father has to make a choice. It's his now. Do I save my son or do I save the world? But they don't even know. They don't even know. The greatest decision of his life. He can blame it on him not seeing the red light. He can blame it on anymore. Pull the lever, save the world. Leave it up, save your son. God so loved the world that he gave his only son. Whosoever believes in him. The train goes by. It's fine. Everything's cool. The bridge is down. Just like always. It's always going to be down. Are you hearing me tonight? He gave his only son. For God so loved the world that he gave. You know what's amazing? I wonder what God did right when his son died on that cross. When he breathed his last breath, when he took that breath,
And he prayed that it was over. Here's what the Father would look like. They didn't even know, just trying to think of their life. Just trying to figure out what they're going to do next. Just thinking about the person they're going to see, the people they're going to hang out with. Just trying to be, just loving, caring. Doesn't matter if you're blind. Doesn't matter if you're putting a little more makeup, trying to look pretty for somebody, or just wearing another mask. It doesn't matter. God gave His Son. Are you? What will I do? Where will I go when I grow up? What would I change? And there was a girl in the back on the train, liquefying her heroin. She up on her turn. He died for her. But in one moment, are you listening? In one moment, it's by the says everybody gets a chance. In one moment, to see the look of the Father when He knows what He, when you realize what He did for you, when you realize the sacrifice, when you realize He let His Son die so that you can live, when you realize what He did, no matter what you're doing, no matter where you're at inside, no matter what you gotta stop! Even if it's for 1 second a day, my God, He did it for me! And I pray to God you drop what you're doing. Drop what you're doing. Praise the Lord. Hallelujah. Let's stand in the presence of the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Every time I saw this video, I never stopped crying. Not because of the effects, but because inilalagay ko po ang aking sarili doon sa loob ng train na iyon. Na ako po ay makasalanan, patungo na po ako doon sa bridge na iyon na mataas. Dahil sa pag-ibig ng ating Diyos, ibinigay niya po ang kanyang isa-isang anak na si Jesus Cristo upang tayo po ay masalba sa tiyak na kapahamakan. Ipatuloy po natin na pasalamatan siya. Kaya patuloy po natin siyang ibigin din ng lubos dahil wala pong katumbas ang ginawa niya para sa atin. Nararapat lamang po na patuloy natin siyang pasalamatan, nararapat lamang po na patuloy siyang ibigin, nararapat lamang po siyang napapaglingkuran ng ating puso. This morning po, as we feel, as we overwhelmed by the love of the Lord, He is touching you right now. He is touching you right now as we lift our hands unto Him. As we give Him praise this morning in the name of Jesus. Hallelujah.